saksak ang inabot ng isang siklista mula sa nakaalitan niyang ride-hailing app rider sa Bonifacio Global City. Gumanti naman ng sipa ang siklista sa motor ng rider. Hindi maawat ang dalawa kahit na magitan na ang ibang nakakitang motorista. Ang iba pang detalye sa away kalsadang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-25 araw ng Abril taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga frontline na balita. Dalawang customer sa Cebu na walang dalang reseta, nakipagtano sa mga pharmacist na ayaw silang bentahan ng gamot. Just Google, what's the meaning of RS? Minuoy, ano ba? Umano'y sa buwata naman ng ilang doktor at pharmaceutical company sa pagre-reseta ng gamot, gustong paimbestigahan sa Senado. Ito pang gustong paimbestigahan, ang araw-araw nakakulangan sa supply ng kuryente sa gitna ng El Nino. Pati paglago ng ekonomiya ng bansa, nadadamay din ng tindi ng inip. Sunog na naman! Dalawang dosenang bahay sa Cebu, natupok. Residential area sa Santa Ana, Maynila, nasunog din. 100 cellphone sa isang tindahan sa Laguna, tinangay ng 4 na holdapper. Mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa drug war probe ng International Criminal Court, posibleng managot sa batas ng Pilipinas ayon sa Justice Department. Sa Frontline News Abroad, truck ng basura na disgrasya sa Brazil. Dalawang sakay nito tumilapon sa kalsada. At sa Frontline Showbiz, dalawang taong gulang na anak ni content creator Bea Fabregas nakatanggap ng mga regalo mula kay Beyonce. Sa pool sa video, ang pananaksak ng isang rider sa nakaalitan niyang siklista sa Taguig. Ang pudot-dulo ng road rage na yan, git-gitan sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Inundayan ng saksak na motorcycle taxi rider na ito ang isang siklista sa intersection sa Bonifacio Global City sa Taguig noong Linggo. Sa kabila ng tinamong saksak, nagawa pang sipain ng siklista ang motor ng rider na magitan ng ibang motorista sa lugar, pero hindi pa rin maawat sa pagtatalo ang dalawa. Akma pang sasagasaan ng rider ang siklista, pero pinaghahampas ng siklista ang helmet ng rider. May pasahero pang babae ang rider na sa takot ay kinuha ang bag niya at lumayo. Aalis na sana ang rider, pero humabol pa ng hampas ang siklista. Kitang tumagas ang dugo sa likod ng sinaksak na siklista. Agad siyang sinugod sa pagamutan. Sa imbestigasyon ng Taguig Police, nagsimula ang away nang mag-overtake ang rider sa siklista. So paglagpas niya po doon sa harapan nung bike rider, sinigawan po siya ng bike rider ng hoy, and then sumagat naman siya ng bobo mo. So doon po nag-start yung road rage. Ayon pa sa Taguig Police, mababaw lang ang sugat ng siklista dahil maliit na patalim lang ang ginamit. Dahil viral na ang video, natunto ng police ang rider at nakumbinsing sumuko kinabukasan. Nagkita raw sa presinto ang dalawa, pero nagkasundong dalhin sa korte ang usapin, lalo't pareho sila nagkasakitan. Sinuspende na ng motorcycle taxi company ang nanaksak nilang rider habang iniimbestigahan ang insidente. Tutulong din daw ang kumpanya sa pagpapagamot sa sugatang siklista. Magbibigay din sila ng assistance sa pasahero na partner pala ng rider. May paalala naman ng Taguig Police sa mga motorista para maiwasan ang ganitong away kalsada. Alam naman po natin na mainit ang panahon. Lagi po nating panatilihin yung ating kumbaga yung pag-intindi sa kalsada. Magbigayan po tayo at huwag nating pairalin po yung init ng ulo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Inablot ang cellphone ng isang estudyante sa Malate, Maynila. Nakatakas sa mga snatcher pero natuntun din. Dahil ang ninakaw na cellphone, meron palang tracker. Nasa frontline ang balitang yan, si Dave Abuel.
Naglalakad na pauwi ang babaeng estudyanteng ito nang makunan sa CCTV sa Malate, Maynila bandang alas 7 ng gabi nitong Martes. Tatawid na sana siya nang bigla namang dumaan ang riding in tandem. Mabilis na hinablot ng backride ang cellphone ng babae. Saka sila humarurot palayo. Sinubukan pa ng estudyante na habulin ng mga snatcher pero bigusa. Mula sa bahaging ito ng Arellano Pio Campo, tumakbo ng ilang metro ang biktima pero bigusang mahabol ng mga sospek. Umuwi muna siya ng bahay para magsumbong sa kanyang ina at magpasama para naman mag-report sa mga polis. Kuwento ng biktimang si Nikki, katatapos lang niyang mag-text sa kanyang ina, napauwi na siya ng hablutin ng mga kabataan ng kanyang cellphone. Nag-freeze po ako saglit kasi nung una akala ko po nabangga lang ako ng motor. And yun, parang dapat nga nung una at magsusorry pa po ako doon sa motor kasi kala ko ako po yung may kasalanan kung ba't nagit-git ako. Pero yun pala, na doon po nadampot yung cellphone. Buti na lang at nakabukas ang locator ng cellphone ni Nikki, kaya natunto ng mga pulis ang mga sospek. Naharang sila ng mga pulis sa Kerikada Street. Sumemplang pang motor ng riding in tandem. Nakatakbo pa ang mga salarin, pero nahuli kalaunan ang isa sa mga sospek na siyang nagmaneho ng motor. Pares po sila tumakbo. Nagkahiwalay po sila eh. Kaya po nakatakas din po yung isa, pero hindi naman po siya makatakas po sa kamay po nating hustisya. Di na itinanggi ng na-arrest ng sospek ang krimen, pero naaya lang daw siya ng kaibigan na manghablot ng cellphone. Nabukso lang po. Nakakailangan din po. Bawon din po sa utang. Nabawi ang cellphone ng biktima. Kinumpis ka rin ang motor na ginamit ng mga kawatan. Nasa kustodiya na ng Malate Police Station ang sospek na maharap sa kasong robbery snatching. Patuloy naman ang pagtugis sa kasabwat niya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagtatagain ng kapatid ng kanyang kinakasama sa Cebu. Git naman ng sospek, self-defense lang ang ginawa niya dahil siya sana ang tatagain ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Puno ng taga ang katawan at wala ng buhay. Yan ang kalunos-dunos na sinapit ng 50 anyos na si Bernardino Codino sa Barangay Carmen sa Toledo City, Cebu. Ang itinuturong sa larin ang kapatid mismo ng kanyang kinakasama na si Virgilio Sanchez, 42 anyos. Sa imbestigasyon ng Toledo City Police, Sabado na magkayayaan uminom sina Codino at Sanchez. Pero dala ng kalasingan, biglang nag-amok ang biktima sa kakumuha ng itak. Dito na ron nagpambuno ang dalawa ng agawan ni Sanchez ang itak, saka pinagtataga si Codino. Agad namang sumuko kalaunan ng sospek sa Toledo City Police. Sa panayam ng News 5 sa sospek, inamin ito ang krimen, pero self-defense lang daw ang nangyari. Sa totoo lang, naguhurumentado yan. Nagwawala siya. Halos din ang makakilala ng tao. Hindi ko gustong pumatay, pero natakot talaga ako nung gabi na yon. Inisip ko na mamamatay na talaga ako. Ngayon, ang resulta, minalas. Ako na ang nakapatay. Matagal na talagang masama ang ugali ng pagkatao niya. Na-recover naman ang patalim na ginamit ng suspect, pero ayon sa kapatid ng biktima, hindi sila naniniwala na mag-isa lang ang suspect na ginawa ang krimen. Duda namin hindi lang isa ang gumawa niyan. Dahil kung isa lang, bakit walang tama ni isa ang suspect? Pinagplanuhan yan. Sinabi na noon ng kapatid ko na pinagbantaan na siyang patayin. Nakakulong na ngayon sa Toledo City Police ang suspect at maharap sa kasong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Hawak na ng mga pulis ang dalawa pang sasakyang konektado sa naunsyaming delivery ng higit 9 bilyong pisong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Malapit na rin daw matukoy ang iba pang sangkot sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. April 21 ang makatanggap ng impormasyon ng Calabarzon Police tungkol sa dalawang abanduradong SUV sa San Luis, Pampanga. Isang itim na SUV ang nakita sa loob ng sementeryo, habang ang isa pang puting SUV iniwan sa open parking space ng isang sabungan. Ang dalawang sasakyang yan, iniimbestigahan ngayon ng mga polis. Posible raw na konektado ang mga ito sa naharang na van sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Nasabat sa nasabing van ang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Gene Fajardo, tumutugma sa profile at itsuro ng dalawang kotse ang ilan sa mga nakitang nakasabay ng van sa kalsada bago ito masita sa checkpoint. Nag-backtrack po tayo dyan at from Nasugbu, Batangas ay nakita po na magkakasama po itong mga sasakyan po na ito. Iba na ang mga plaka nakakabit sa mga inabandonang SUV kumpara sa mga plate number na nakunan sa CCTV nang datnan ito ng mga pulis. Nang halughugin ang loob ng dalawang sasakyan, tumambad din ang samot-saring plate numbers kabilang na ang mga plaka nakakabit ng mamataan ng mga ito sa Batangas. May ilang mahahalagang dokumento rin ang
nakuha sa mga ito na posibleng tumukoy sa pagkakakilanlan ng mga nagmamay-ari nito. May mga ebidensya na daw na makapagtuturo sa mga nagmaneho ng mga inabandon ng sasakyan. Nakikipag-ugnayan na rin sa LTO ang PNP para makumpirma kung totoo o peke ang mga nakumpiskang plaka. Iniimbestigahan po ng Highway Patrol Group, pati na rin po yung pagsasagawa po ng macro-etching kung hindi po tampered yung mga chassis and engine number po ng mga sasakyan, kung magmamatch po ito doon sa mga na-recover po ng mga vehicles sa ORCR po. Bukod sa dalawang SUV, kinumpirma rin ng PNP na mayroon pa silang tinutugi sa mga sasakyan na hinihinalang nagkaroon ng partisipasyon sa nabistong Cebu shipment. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nabisto ang ilegal na pag-alok ng trabaho abroad ng isang immigration consultancy firm sa Mandaluyong. Ang mga aplikante pinagbabayad pa ng mayigit 100,000 piso para sa inaasam na trabaho sa Canada. Nasa frontline ang balitang yan, si Jenny Dongon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang nagpapanggap na immigration consultancy firm na ito sa Mandaluyong City na Dream Pathway Agency. Pati ang iba nilang opisina sa Nueva Ecija, Batangas at Pampanga, kinandado na. Nag-aalok daw kasi ang ahensya ng trabaho sa Canada bilang entry point. Ang kanilang modus, palabasing nag-aalok sila ng immigration consultancy para sa mga gustong manirahan sa Canada. Pero sa gitna nito, nag-aalok din sila ng trabaho at naniningil pa ng 110,000 pesos na professional fee para sa job matching. Kabilang sa trabahong alok nila ang pagiging caregiver, truck driver, nursing aide at factory worker. Ang kaso, wala silang lisensya para mag-recruit. Ayon sa DMW, inero pa ng simula nilang bantayan ang Dream Pathway Agency sa pamamagitan ng social media. Sa loob ng opisina, nakita ng mga operatiba ang iba't ibang certificate at mga testimonya ng mga napaalis na umano ng ahensya. Pero wala silang napakitang legal na dokumento tulad ng license to operate mula sa DMW. Sinubukan pang magpalusot ng may-ari ng kumpanya. Natulad lang ako, sure, bakit naman nahibiglaan ng pagpapasa. Kasi meron kasing nag-undercover. Even in our research. Talagang nag-offer kayo sa'yo doon sa undercover agent. Ng AIP offers po. Kasi po, di ba po, permanent residency pathway naman yun, sir. The only time na magiging temporary working permit yun, sir, kapag sinabi ni employer na gusto na niya mapagpunta doon yung client. Hindi naman bumenta ang palusot sa DMW. Kung permanent resident, edi dapat ang trabaho nila ay visa consultancy lang. Papayuhan nila kung paano maging permanent resident. Maaring tulungan nila mag-obtain ng permanent resident visa sa Canadian Embassy. Inaalam pa ng DMW kung ilan ang nabiktima ng recruitment agency dahil 2021 pa pala nagsimula ang kanilang operasyon. We will help them as illegal recruitment victims. Kung meron silang binayad na dito sa entity na to, that is beyond what the laws in Canada and the Philippines would allow an entity to charge, then ibabalik, we will make the necessary action na ibalik sa kanila yon. Sa tala ng DMW, mahigit 10,000 illegal recruitment post ang binura nila sa Facebook. Mahigit 4,800 naman sa TikTok. Paulit-ulit namang pinapaalala ng DMW sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa na siguruhing may lisensya ang recruitment agency na pupuntahan. Ang risk ng illegal recruitment is yung peke yung trabaho, number one. Kung may trabaho man, substandard yung inaalok. And then number three, nananagaan ng pera na hindi naman dapat. Maharap sa kasong paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act ang may-ari na ipinasarang agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Araw-araw na lang may sunog. Kanina may git 20 bahay ang natupok sa Santa Ana, Maynila. Pati sa Talisay, Cebu, nagkasunog din. Nasa Frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Nilamon ng apoy ang residential area na ito sa Barangay Dumlog sa Talisay City, Cebu kahapon. Agad namang nabalot ng maitim at makapal na usok ang langit. Sa lakas ng apoy, nadamay pa ang katabi nitong subdivision. Tumuntong na nga sa mga bubong ng bahay ang mga bumbero para mapabilis ang pag-aapula. Tumagal ng higit isang oras ang sunog bago tuloy ang naapula. Pero 24 na bahay ang natupok nito. Tinatayang 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala.
Naglatag na ng mga tent sa gym ng barangay ang LGU para maging pansamantalang silungan ng higit 70 pamilyang nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Labo-labog din ang sunog ang mga residente ng barangay 905 Santa Ana, Maynila kaninang alas 2 ng madaling araw. Tatlong bahay ang natupok. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Tumagal yan ng halos isang oras. Wala namang nasaktan sa sunog. Pero ang ilang residente, nandulumo na lang dahil walang naisalbang gamit. Yun lang, mga papeles lang. Yun lang, una talaga, number one, papeles. Tila Tutoy, wala limas. Limas, diba sila, Ate Michelle, limas. Kami rin, wala natira. Yung cellphone lang po ang nasalba namin. Nataranta na po kami. Inaalam pa ang kabuoang pinsala ng sunog, pati ang pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Nakipagtalo sa pharmacist at nagvideo pa ang mga customer na ayaw bentahan ng gamot dahil walang dalang reseta. Ang mga medical expert kinampihan ang mga pharmacist. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Ito ang viral video ngayon kung saan nakikipagtalo ang dalawang customers sa mga pharmacist ng Capital Care Pharmacy sa Landers sa Cebu. Ang customer na nagve-video, walang dalang reseta. Pero kine-question niya ang lalaking pharmacist kung bakit ayaw silang pagbentahan ng pa-maintenance sa gamot na may label na RX. Nagpaliwanag naman ang lalaki. RX means prescription. So I need a prescription for that. So you have no RX? If no RX, then it means OTC. Over the counter. Paulit-ulit na sinabi ng pharmacist na kailangan may reseta para makabili ng RX na gamot. Sadyang makulit ang mga customer at ayaw tigilan ang pharmacist. Just Google, what's the meaning of RX? Minuoy, ano ba? Patuloy sa pagkuha ng video ang babaeng customer, kaya nanghingi na rin ng tulong sa kanyang kasamahan ang pharmacist. Dalawang pharmacist na nagsasabing bawal magbenta ng RX na gamot kung walang reseta ng doktor. Bigay mo kasi nagbibideo na si ma'am. Burado na ang original na video na yan, pero nag-viral na ito at marami nang nakapag-record. Sa Facebook post ng Capital Care Pharmacy, proud sila sa Kadilang Cebu team at sa lahat ng pharmacists na inuuna ang kaligtasan ng mga pasyente. Proud din daw sa mga pharmacists na nag-viral na video ang Cebu Pharmacists Association Incorporated. Giit nila, standard sa buong mundo na dapat may reseta ng physician, dentista o veterinaryo bago magbenta ng mga gamot na may label na RX. Hindi raw deserve ng lalaking pharmacist ang pamamahiya online. Ipinunto rin ng Department of Health na tanging mga rehistrado at licensed pharmacist lamang ang maaari magbigay ng prescription medicines. Suportado raw ng DOH ang mga pharmacist na tumatalima sa batas. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Gustong paimbestigahan sa Senado ang maraming sabwatan ng ilang doktor at pharmaceutical companies sa pagrereseta ng gamot. Ayon kay Senator JVR Sito, sinasadya mo nang magreseta ng gamot para lang kumita ang isang kumpanya. Yan ay kahit meron namang mas abot kayang gamot na pwedeng bilhin. Ang kamalit daw niyan, travel abroad o mamahaling sasakyan. Doctors who will be recruited sa networking may incentives, no? Every time they prescribe products from the company. So para siya naging networking na rin, initial investigation showed that may mga luxury cars and other luxury items, no, that are being used for incentive. So kailangan natin itong tingnan because this is clearly and this is really violation of ethical standards. Kasunod yan, naglabas ng kautusan ang Department of Health para paalalahanan ang medical professionals na hindi sila pwedeng tumanggap ng mga regalo mula sa mga pharmaceutical company kung may kapalit ito. Tatalakayin yan sa Senado sa susunod na linggo. Iimbitahan din ang mga whistleblower at ang sangkot na kumpanya. Nagbabalang Justice Department at Philippine National Police na posibleng managot ang mga opisyal na tutulong sa investigasyon ng International Criminal Court. Sa ngayon, hindi pa nila makumpirma ang ulat na mayroon ng mga nakausap na pulis umano ang ICC tungkol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Alili. There may be accountability involved.
Yan ang babala ng Department of Justice sa mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na kinausap na ng korte ang higit 50 active at retired police officials. Kaugnayan ng investigasyon ng ICC sa madugong yera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Trillanes, kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis, pwede na silang ituring ng mga suspect. Wala raw alam ang DOJ sa rebelasyon ni Trillanes. Pero muling iginiit ng ahensya na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, kaya maituturing ang pakikipag-ugnayan dito na conflict of interest sa foreign policy ng gobyerno. Paglabag din daw kasi ito sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero hindi na nito sakop ang mga retiradong opisyal. Well, if they are acting in their civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to hold over them, no? However, again, we will not recognize anything that will come out of that that conversation or coordination with them. Hindi rin kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Trillanes, pero susunod lang daw sila sa mga direktiba ng gobyerno. Dagdag ni PNP spokesperson Jean Fajardo, hindi maaaring makipag-ugnayan sa ICC ang sinumang pulis nang walang pahintulot ng kanilang mga opisyal. Kung ikaw ay isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP po, then posible po na may kakaharapin pong sanction po ang sino mga pulis na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating chain of command po. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang anumang arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Nasa Pilipinas pa rin ang puganting pastor na si Apollo Kibuloy ayon sa Department of Justice. Pero hindi pa matukoy ng DOJ ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Ilang linggo nang pinaghahanap ng PNP si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. We do have information that he is still within the country. So the law enforcement agents are still on the lookout and they've continued the operations to be able to arrest on the basis of the warrants that have been issued by the court. Sa isang panayam naman sa Washington, D.C., sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Babe Romualdez na wala pang request ang Amerika na i-extradite si Kibuloy. 2022, nang malagay si Kibuloy sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil umano sa sex trafficking, fraud at smuggling. Posibleng dito sa Pilipinas o sa Pakistan, nagbula ang IP address ng mga video na may peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa PNP. Sabi ni Police Colonel Jay Guillermo, hepe ng Cyber Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group, patuloy pa silang nakikipag-ugnayan sa Facebook at sa YouTube para matukoy ang mga nasa likod ng video. Samantala, inatasa na rin ni Justice Secretary Boying Remulla ang NBI na imbestigahan ito at sampahan ang mga salarin ng kaukulang kaso. Una nang pinabulaana ng Presidential Communications Office ang video kung saan kunwari nagdeklara ang Pangulo ng Gera laban sa China. Nagdaos ng voter registration ng Commission on Election sa kontrobersyal na sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Plano rin ng COMELEC na maglagay ng voting precinct sa protected area sa kabila ng utos ng DNR na isara ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Malapiesta na may kasamang sayawan at tugtugan ang pagsalubong na ginawa sa COMELEC sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Mainit ang pagtanggap ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay kahit nakakulong pa rin ngayon ang mga dating leader nito dahil sa mga isyu umano ng pang-aabuso. Ang pagbisita ng COMELEC ay para sa satellite voter registration. Hindi lamang ito para sa mga bagong botante, kundi maging sa mga magre-reactivate, mag-aayos ang detalye o magpapalipat ng voting precinct. Walang malayo, walang malapit kung ang pinag-uusapan, pagpaparehistro ng mga Pilipino. Kasama rin dito ang pamimigay ng voter certification. Yan ang dahilan kaya pumila ang 40 anyos sa si Jonaline. Gusto kong may
voter certification kasi pag pumunta kami ng ibang lugar, meron kami ipapakita na taga Socorro. Bukod sa pagpaparehistro, unang beses ding ipinakita at ipinaliwanag ng COMELEC ang gagamiting automated counting machines sa 2025 elections. Sa kabila naman ng mga kontrobersya, iginiit ng mga miyembro ng SBSI na hindi sila humihiwalay mula sa pamahalaan. Pagmamalaki ng mga taga rito sa Sitio Kapihan at miyembro ng SBSI, lahat sila ay pawang mga rehistradong botante. Bagamat kumonti na yung bilang ng mga residente rito dahil sa ilang mga bungabana mula sa bundok, target daw ng mga naiwan sa lugar na manatili dito hanggang sa mga susunod pang halalan. Ikinuwento pa nga ni SBSI President Johan Lasala kung gaano kahirap ang sinasakripisyo nila makaboto lamang nitong mga nakaraang halalan. Kinabot ng hanggang alas 11 ng gabi yung mga tao nagkapila pa. Hanggang madaling araw yung mga tao naglalakad pauwi dito, umuulan. Dahil dito, pag-aaralan daw ng COMELEC na maglalagay ng sariling voting precinct sa Sitio Kapihan. Ang tanong, hindi kaya ito taliwas sa utos ng Environment Department na isara ang protected area at policy ng mga naninirahan dito? Ang COMELEC walang pakialam sa ibang issues na yon. Para sa atin... Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, ilang sakaan at ilog sa Maguindanao del Sur, tuyong-tuyo na rin dahil sa El Nino. Halos araw-araw na problema sa kuryente gusto nang paimbestigahan ng Senado. At Beyonce, pinadalhan ng regalo ang kanyang batang Pinoy fan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Apat na buwan nang hindi nakakaranas ng mga pag-ulan ng isang bayan sa Maguindanao del Sur dahil sa El Nino. Kaya ang ilang magsasaka problemado dahil wala na silang kinikita. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Tuyong-tuyo na at hindi mapakinabangan ng mga tanim na mais ng mag-asawang sina Delando at Nonet sa Buluan, Maguindanao del Sur. Wala na silang maani dahil nasira at walang bunga mga mais na nakatanim sa 2 hektarya nilang lupain. Pati ang kanilang 1 hektaryang sakahan, namatay din ng mga palay. Bitak-bitak na ngayon ang lupa na epekto ng El Nino sa kanilang lugar. Mag-aapat na buwan na raw na hindi umuulan sa Buluan. Problema ngayon ng mag-asawa kung paano makabayaran ng 15,000 pesos na utang para sa pinangbili nila ng abono at pambayad sa pagpapatanim ng mais. Sobrang init, ma'am. Namamatay yung mga mais. Kaya matagal nang hindi naulanan. Sana humingi kami ng tulong kung meron kami may maawa sa amin ba. Kung meron lang kami sa sunod na mapuhunan ba. Pati ang ilang ilog sa probinsya, natuyo na. Kung noon may dumadaloy na tubig sa ilalim ng tulay na ito, ngayon lupa na lang ang makikita. Nakita ninyo naman po yung ating mga green edge, yung mga ilog dito na tuyong-tuyo po at saka yung mga palaya natin na sunog na sunog po. Problema din kasi yung mga water pump natin ay mahirap po umakyat yung tubig dahil sa tuyong-tuyo na po. Nitong buwan lamang nang magdeklara ang Maguindanao del Sur ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Apektado raw ng matinding tagtuyot ang 20 sa 24 na bayan sa probinsya. Aabot naman sa mahigit 300 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng provincial government ng tulong sa mga sektor na apektado ng El Nino. Pwede natin i-utilize ang aming calamity funds. So, kasi yun na ngayon ang gagamitin natin para i-assist ang ating mga farmers. Pero it doesn't mean na wala na talaga aside from that. Kasi we also have a lot of programs here na nag-a-assist sa farmers. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ng mga residente na iwasan muna magbilad sa araw para hindi ma-heat stroke. Umaabot na kasi ng 42 degrees Celsius o nasa danger level ang heat index sa Maguindanao del Sur. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Naka-yellow alert status na naman ang Luzon at Visayas grid hanggang ngayon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
Kaya mga senador, tila napuno na at gustong paimbisagahan ang madalas na pag-shutdown ng mga planta. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kakabakaba na naman ang mga taga Luzon at Visayas kanina dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid buong araw. Alauna pa lang ng hapon kanina, nakataas na ang yellow alert status sa Luzon at Visayas grids. Magtatagal yan hanggang mamayang alas 9 at alas 11 ng gabi. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epekto yan ang force outage o biglang pag-shutdown ng higit 40 power plant sa Luzon at Visayas. Dahil kulang ang gumagana ng mga planta, nasa higit 2,000 megawatts ng kuryente ang nawala sa grid. Ang ganitong problema, posible raw tumagal hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. If none of the power plants go offline unexpectedly, then we should be staying in the yellow alerts. But if some of them, especially the big power plants, if they go offline, then we will go into red alert. Dahil sa halos araw-araw na problema sa kuryente ngayong tag-init, gusto nang imbestigahan ng Senado ang madalas na pag-shutdown ng mga planta. Bakit nagkaroon ng mga force outages yung mga planta natin ngayon? 47. Dapat maimbestigahan ito. Dapat tignan mabuti kung bakit nagkaroon ng force outage. Dahil nung nagkaroon ng force outage, nakita ko tumaas rin ang presyo ng kuryente. Kinastigo rin ni Senator Risa Hontiveros ang tila kapabayaan daw ng Department of Energy. Imbis daw kasi nalimitahan ng mga consumers sa paggamit ng kuryente ngayong tag-init, mas mainam na DOE daw ang maglatag ng solusyon sa kakulangan ng kuryente. Sagot naman ng DOE. Our staff is constantly working on these things, monitoring, for example, the operations of the different plants and coordinating with them. Bukod sa pagbabantay sa operasyon ng mga planta, hinihikayat din ng Energy Department ang public at private sector na sumali sa Interruptible Load Program o ILP. Sa ilalim nito, kumakalas muna ang mga malaking establishmento sa Meralco at gumagamit ng sariling generator para makabawas ng konsumo. Hinikayat din ng DOE ang mga LGU na tumulong sa pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Una nang sinabi ng Philippine Nuclear Research Institute na nuclear energy ang sagot sa problema natin sa kuryente. Pero para kay Senator Win Gatchalian, hindi pa raw handa ang Pilipinas para rito. Wala pa tayong regulator. No? In fact, yung mga treaties na dapat nating permahan, I think may mga 4 or 5 pang treaties na dapat nating permahan. On waste disposal, on safe use of nuclear, hindi pa natin tapos yan. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Ito kailangan ng technical people, no? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Itinalaga bilang Secretary ng Department of Migrant Workers si Hans Kakdak. Inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos si Kakdak bilang DMW Secretary isang taon mula nang gawin siyang officer in charge ng ahensya. Siya ang pumalit sa yumaong DMW Secretary na si Toots Ople noong nakaraang taon. Bago ma-appoint, naging undersecretary ng ahensya si Kakdak. Tumayo rin siyang executive director ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration at ng POEA o ng Philippine Overseas Employment Administration. Dadaan pa sa Commission on Appointments ang pagtatalaga sa bagong DMW Secretary. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Napalapit na rin sa isa't isa ang mga aktres na sina Bel Mariano at Kayla Estrada dahil sa kanilang laging trending series na Can't Buy Me Love. Sa pagtatapos ng kanilang serye, ano-ano naman kaya ang kanilang mamimiss sa isa't isa? Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Di tulad ng kanilang mga karakter sa kapatid Star Creative series na Can't Buy Me Love, close na close sina Kayla Estrada at Bel Mariano. At ngayon tapos na ang taping ng kanilang serye. Sure na raw ang sepangs
nilang dalawa. Achi! Mamamiss ko yun! We were so emotional. Yeah. Talagang you really felt the presence of everyone there. And sobrang napamahala ko sa kanila, parang pamilya. And sabi ko nga sa kanya, parang ko siyang naging kapatid. Ang isang araw sa kanilang mamimiss, ang kanilang after-taping bonding na tinawag na rin nilang Shoes Night. So ang ginagawa namin is we go out, we eat, we bond, ganyan. Tapos ang saya kasi lahat game yung and everyone is just so excited to be around each other. Speaking of mamimiss, sigurado na raw nahahanap-hanapin nila ang kakulitan ng kanilang co-stars na sina Maris Racal at Anthony Jennings, ang Snoreen. I myself am a fan of Snoreen. Ako rin. Ang cute nila. We are honestly so happy for them kasi talaga ang husay ng dalawang yun. Sobra. Si Maris and si Anthony. And it really just clicked with them, the humor, the Our timing. Their yeah. humor is aligned. Their timing, sobrang galing. Galing nilang dalawa and we're really rooting for them and we hope that there will be projects coming up. Sa lahat ng ito, super thankful naman ang mag-ATSI sa buhos ng suporta sa kanilang always trending na serye. Lahat ng platforms na pinapalabas ang Can't Buy Me Love, talagang ramdam mo yung pagmamahal nila. And thank you for loving our characters. Thank you for yes. loving the story. I feel like we were all very emotional that day because talagang nagmamahalan kami. And I'm sure it was evident during our last media con as well. Na we all just couldn't stop talking about each other pretty much. Abangan ang kanilang priceless finale sa May 10 pagkatapos ng Linlang, 9:30 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. At eto pa nga, ikinasal na ang singer-actress na si Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz partner na si Nonrev Dakina. Sa ilang pong videos online, kita ang blooming bride na si Angeline habang naglalakad sa aisle sa Quiapo Church. Sa mga naunang ulat, kabilang sa mga dumalo ang ilang malalapit na kaibigan at ilang malalaking pangalan sa industriya. Gaya ni na Sara Jeronimo, Regine Velasquez, Manila Mayor Honey Lacunia, Jaja Padilla at marami pang iba. September 2022 nang ma-engage sina Angeline at Non Rev. Meron na silang dalawang taong gulang na anak na si Silvio. Congratulations, Angge at Non Rev. Susunod, truck ng basura sa Brazil tumagilid. Dalawang sakay tumilapon. Tindahan ng gadget sa Laguna, ninakawan. Mahigit 100 smartphones, tinangay. At peking doktor na nagtatrabaho sa Rural Health Unit sa Dalaguete, Cebu, Bistado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Desidido ang gobyerno na tuldukan ang online sexual exploitation, partikular sa mga bata, karamihan sa mga biktima, mga batang babae at meron pang sanggol. Nasa frontline ng balitang iyan si Maricela Lili. Pinatutugis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga sangkot sa pang-exploit o pagsasamantala sa mga bata sa internet. Ito ang direktiba ng Pangulo kasunod ng sectoral meeting nila sa Malacanang kahapon. Mula kasi noong 2016, naging sentro na ang Pilipinas ng produksyon ng child sex abuse materials. At hanggang ngayon, nananatili pa rin hotspot ang bansa. Base sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, 20% ng mga Pilipinong edad 12 hanggang 17 na gumagamit ng internet ang nagiging biktima ng online sexual abuse. Dagdag pa ng Department of Justice, 83% ng mga batang biktima sa internet ay binubugaw ng sarili nilang mga magulang o mga taong pinagkakatiwalaan nila. 86% o 8 hanggang 9 sa kada 10 biktima, mga babae. Nakapanlulumong malaman na ang pinakabatang biktima, sanggol na 3 buwan pa lang. Pinakatalamak din ang online sexual abuse sa Cagayan de Oro, Iligan at Taguig. Kadalasan, napapakapit sa ganitong gawi ang mga biktima ng dahil sa kahirapan. Kumahagat na yung mga victims, mga 300, 200, for just showing sisaem, showing nude pictures. Ganun na po sila, yes. 200 pesos? 200, 300, according, yes po.
That's how bad it is. Sa kabila niyan, base sa Anti-Money Laundering Council, halos kalahating bilyong piso ang halaga ng mga kahina-hinalang transaksyong may kinalaman umano sa online sexual abuse noong 2022. Umaabot pa nga sa puntong pumalo na sa halos isang bilyong piso noong 2021. Pero walang anumang halaga ang papantay sa tromang idinudulot nito sa mga batang sapilitang ipinapasok sa ganitong karuming ilegal na aktibidad. And yung trauma ho, nakikita namin na meron ho kaming mga dati na rescue pero ngayon ho ay facilitators na when they grow up. Yun ho yung mga nakikita namin na may mga nakita ho kami na ganun. Doko konti ho, yun ho ang ayaw namin maulit pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dinisqualify ng COMELEC si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Base sa desisyon ng COMELEC First Division, nilabag ni Mamba ang Omnibus Election Code noong 2022 elections. Partikular ang pagbabawal sa paglalabas ng public funds para sa mga public work sa kasagsagan ng campaign period. Sapat na raw yang basihan para i-disqualify si Mamba bilang 2022 gubernatorial candidate. Dahil dito, idiniklara ng bakante ang Office of the Governor ng Cagayan. Automatic na tatayong gobernador si Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr. Sa isang text message, sinabi ni Mamba sa News 5 na maghahain siya ng kanyang motion for reconsideration sa Korte Suprema at sa COMELEC and Bank. Binalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontrata ng Contract of Service at Job Order Workers sa gobyerno. Para ito sa mga COS at JO workers na nakatakdang mag-expire ang kontrata sa Disyembre. Ginawang 2025 ang expiration ng kanilang kontrata. Inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na i-develop ang kasanayan at kakayahan ng mga contractual workers. Layon daw nitong makapag-ipon ng mga manggagawang pwedeng makapasok sa plantilla position sa pamahalaan. Sa ngayon, merong mahigit 800,000 COS at JO workers mula sa iba't ibang ahensya at kagawaran. Mga kapatid, nagpaulan ng tres ang Miami Heat sa Game 2 at nag-set ng panibagong franchise record na 23 three-pointers para itay ang kanilang first round series kontra Boston Celtics. Anim sa 23 na yan ang galing kay Tyler Hero na nagtala ng game-high 24 points at namigay din ng 14 assists. Nakaisa pa ang 8 seed Miami Heat sa home court ng Boston nang wala ang kanilang superstar na si Jimmy Butler. Sa init ng Heat, ganun naman kalamig ang Celtics na 12 of 32 lang galing sa labas. Lilipat ang serye sa Miami para sa pivotal Game 3. Sa isa pang laro today, nagpakitang gilas na naman si Shai Gilgeous-Alexander na pumuntos ng 33 para sa OKC habang nakakuha din sila ng 26 galing kay Chet Holmgren para lumamang ng 2-0 sa kanilang matchup kalaban ng New Orleans Pelicans. Umpisa pa lang in control ng Thunder at talagang pinapakita nila na legit threat sila para sa championship. Naglaro pa din ang Pelicans nang wala si Zion at malalaman natin kung magsusuit up siya sa Game 3 na lalaroin sa New Orleans. Habang payanga naman ang Minnesota Timberwolves today, in-award ang NBA Sixth Man of the Year kay forward Naz Reid. Dalawang first place votes lang ang nilamang niya kay Malik Monk ng Sacramento Kings. Si Reid ang pangatlong undrafted player para matanghal na Sixth Man of the Year sa kasaysayan ng liga. Nagpakita ng career-high averages ang forward 13.5 points, 5.2 rebounds, and 169 three-points basket made para tulungan ng Wolves makuha ang 56 wins this season. Siya din ang kauna-unahang miyembro ng franchise para mapanalunan ang award. Sa East naman, napunta ang NBA Most Improved Player Award at na-recognize ang tuloy-tuloy na paggaling ni Tyrese Maxey ng Philadelphia 76ers. Kahit 20 points per game na ang scoring guard last season, inakyat pa niya yan sa 25.9 points, 3.7 rebounds, 6.2 assists, and 1 steal per game. Tinalo niya para sa award ang deserving din na si Kobe White ng Chicago Bulls. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, dalawang Pinay pilot nagpakitang gilas sa unang araw ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France sa Palawan. Mga kawatan na nanlimas ng higit 100 smartphone sa Laguna, posibleng customer o supplier daw ng shop. At higit 100 balyena stranded sa Dalampasigan sa Australia. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Higit 100 cellphone ang tinangay ng mga magnanakaw sa isang gadget shop sa Pila, Laguna. Ang mga suspect, ginapos pa raw ang mga empleyado ng tindahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Send help! Kailangan po namin ng tulong! Umiiyak ang mabahing empleyado ng isang gadget shop sa Pila, Laguna nang mag-live sa social media noong Martes ng tanghali. Katatapos lang sumalakay ng mga hold-upper sa tindahan ng mga oras na yon. Ayon sa Pila Police, apat na lalaking armado ng mga baril ang pumasok sa tindahan ng gadget. Naka-hoodie, sombrero at face mask sila. Nung pagpasok nila, may hawak na po nila yung baril. Tinutukan po yung mga may-ari po ng cellphone shop. Tapos po, pinasok po sa sila sa kusina, saka po iginapos. Nang maikulong sa isang kwarto ang mga empleyado, agad nilimas ng mga hold-upper ang mga gadget. 15 minuto lang ang itinagal ng pagnanakaw. Tinangay ng mga hold-upper ang nasa 100 piraso ng high-end smartphone. Nagkakahalaga yan ng 2.2 million pesos. Matapos niyan, tumakas ang mga hold-upper sakay ng 2 motorsiklo. Ayon sa Pila Police, maaaring pamilyar ang mga hold-upper sa tindahan ng gadget ng mga biktima. Alam daw kasi nila na may dumating na supply nung araw na yon. Kaya tingin ng Pila Police, maaaring customer o supplier din ng mga biktima ang mga hold-upper. Inaalam na ng mga police kung sino ang mga nasa likod ng pagnanakaw. Tukoy na rin daw nila ang lokasyon ng mga ito dahil sa GPS tracker ng mga ninakaw na gadget. Nasa lugar po sila ng NCR po ngayon. Opo, may person of interest na po tayo na bali binigay din po ng aming mga victim. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasagip ang 4 na babaeng menor de edad na biktima ng human trafficking sa Davao City. Balik sa sana papunta ng Ilocos Norte, ang 4 na maabutan sila ng operatiba ng PNP, DSWD, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya sa Davao International Airport. Kasama nila ang 2 babaeng suspect na nangako na bibigyan sila ng trabaho bilang online seller at waitress. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Kakasuhan naman ang paglabag sa Expanded Anti-Human Trafficking in Persons Act ang mga suspect. Sapul sa video ang pagtagilid ng isang truck sa Brazil. Sa bilis ng takbo nito, tumilapon palabas ang 2 sakay ng truck. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV, binabagtas ng truck ng basura ang kalsadang ito sa Acre, Brazil. Pero dahil mabilis ang takbo nito nang dumaan sa pakurbang bahagi ng kalsada, tumagilid ang truck. Tumilapon pa nga sa kalsada ang isang lalaki na nasa likuran. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Sa lakas ng impact, natanggal ang salamin ng sasakyan at tumalsik ang driver. Habang ang isa pang lalaki na nasa passenger seat, naiwan sa loob. Ayon sa mga otoridad, nangongolekta ito ng basura nang mangyari ang aksidente. Ligtas naman ang 4 na sakay ng truck. Base sa local media, dinala sa pulisya ang driver nang tumanggi itong mag-breathalyzer test o yung susuriin para malaman kung lasing ba ito. Stranded naman ang higit 100 balyena sa isang beach sa Dunsborough, Australia. Agad namang rumisponde ang mga otoridad para masalba ang mga balyena. Pero base sa ulat, nasa 26 na ang nasawi. Ayon sa mga otoridad, isa yung uri ng pilot whale. Grupo-grupo raw ang pagkilos ng mga ito. Patuloy naman na ibinabalik sa malalim na bahagi ng dagat ang mga nasabing balyena. Sa ngayon, inaalam pa namang otoridad kung paanong napadpad sa Pampang ang mga balyena. Samantala, sa Limpio, Paraguay, mga sasakyan naman ang stranded. Gaya ng kotseng ito na hindi na makausad dahil lang mistulang ilog ang mga kalye. Sa taas ng tubig, nalubog din ang mga bahay. Bunsod yan ng malakas na ulan kahapon. Ayon sa mga otoridad, 2 ang patay dahil sa tindi ng baha. Patuloy naman ang rescue operations sa mga stranded na residente. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, pangontra o di kaya'y panlaban sa mga sakit ang iba't ibang uri ng gamot.
sa mga sinaunang sibilisasyon noon. Sa sari-saring mga halaman at hayop, umaasang ating mga ninuno sa pagpapagaling ng mga sakit. Pero kahit noon, may prescription o reseta na pala. Ayon nga po sa research ng Texas Tech University Health Sciences Center, ang itinuturing na world's oldest known prescription ay nakasulat sa isang clay tablet na ginawa pa sa Mesopotamia around 2400 BC. Para raw yan sa isang uri ng pangontra sa pamamaga at suga. Ang ingredients, mustard, fig, myrrh, dumi ng paniki, pinulbos na shell ng pagong, river silt, buhok mula sa tiyan ng baka at balat ng ahas. Sa modernong panahon, ang mga prescription drug may tatak na RX. Simbolo naman yan ng Latin word na recipere o recipe sa Ingles. Iniuugnay rin ang dalawang letrang yan sa Egyptian god of healing na si Horus. Ang mga gamot na may RX, hindi po basta-bastang nabibili sa mga butika. Itong mga gamot kasing ito, maaaring maabuso o di kaya'y makasama kung basta na lang iinumin. Sa Amerika nga, sinasabing mahigit kalahati ng mga drug overdose death dahil po sa pag-abuso sa mga prescription drug. Kaya naman, ang paalala ng mga eksperto, kung kailangan talaga ng gamot, mabuting kumonsulta na lang muna sa doktor. Lagi po sana natin itong tandaan, tulad ng araw-araw na rin nating sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, bilyong-bilyong piso nalulugi sa bansa ng dahil sa matinding init. Barangay Hall sa Cavite, de-airco na may libreng pelikula pa para sa mga senior citizen na gustong tumambay para iwas heat stroke. At teking doktor na nagtrabaho sa Rural Health Unit sa Dalagete, Cebu, Bistado. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Unang araw ng balikatan exercises ng mga sundalo ng Pilipinas, Amerika at France sa Palawan. Nagpamalas agad ng tikas ng helicopter ng Philippine Navy na pinalipad ng mga pilotong Pinay. Nasa front line na balitang yan si Rangel Pawit. Pasado alas 9 ng umaga, nagsimula na ang sortie out o pag-alis ng mga naval ship ng Pilipinas, Amerika at France sa Puerto Princesa, Palawan. Ito ang mga barkong lalahok sa Philippine-US Balikatan 2024. Dalawang barko ng Philippine Navy, ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur. Dala naman ng US Navy ang kanilang USS Harper's Ferry, habang ang French Navy sakay ng Floral Class Frigate FS Vendemeer. Nagkaroon ng division tactics ang apat na barko nitong hapon. It aims to enhance the capability of our officers in maneuvering a ship involved in a group formation. And the capability of our personnel in decoding and encoding tactical signals. Sa BRP Alcaraz, lumapag ang isang helicopter na pinalipad ng dalawang pilotong Pinay. Ang onboard ship landing, malaking tulong daw sa water emergencies. Nagpakitang gilas din ang ilang Philippine Navy personnel sa monitoring at inspection sa mga lumapag na helicopter sa barko. Sa ship formation patungo sa northeast ng Palawan kung saan gaganapin ang iba pang naval exercises, nakapronta ang French naval ship na Vendemeer habang nasa likuran po naman ang USS Harper's Ferry. Pero giit ng Philippine Navy, ang pagsasama-sama ng tatlong bansa hindi nangangahulugan ng sanib puwersa para sindakin ang sinuwang umaangkin sa West Philippine Sea. Exercise does not have the intent of showing to address a current scenario. It only aims to enhance interoperability and capability of personnel. Tatagal ang Balikatan Exercises 2024 hanggang May 10. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Damay na rin ang paglago ng ekonomiya dahil sa matinding init ng panahon sa isang pag-aaral, lumabas na bilyong-bilyong pisong nalulugi sa bansa tuwing tumataas ang temperatura. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pero sa tindi ng init ng panahon, di uubrang ganyang motivation.
Mismo mga naglalako kasi ang umaatras magbenta dahil hindi na daw nila kayang magtagal sa kalsada. Gaya ni Lolo Guillermo na pumuwesto na lang sa Faura imbes na mag-ikot. Di bali raw na lumitang kita kesa makipagsapalaran sa initan. Hindi ko kakayan, baka mamaya mag-collapse ako. Ako 71 years old naman, ngayon ko lang naranasin. Katong nakuupo dyan, talaga napakamaalinsangan eh. Sobra. Ang tindero naman ang gulay na si Rolando, iba ang problema. Sa init kasi ng panahon, mabilis daw malantang paninda niya. Luging-lugi talaga yung mga negosyo. So, katulad po, ayun po yung kangkong namin sa loob, wala po. Halos marami rin pong natira, nalanta lang po. Ay, hindi po kinaya ng kangkong yung init. Ang matumal nilang benta, ramdam din ng buong ekonomiya. Sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumabas na sa kada 1 degree Celsius na pag-init o pagtaas ng temperatura sa Pilipinas, bumabagal din ang takbo ng ekonomiya ng 0.37 percentage points. Ibig sabihin, sa kabuang 24 trillion pesos na halaga ng mga produkto at serbisyo na bumubuo sa ating ekonomiya ngayon, halos 90 billion pesos pataas ang nawawala kapag tumataas ang temperatura. Bababa yung economic activity. So for health reasons, so or maybe that just for comfort also, no? Kung sobrang init, di ba? So hindi mo na lalabas yung ilang tao. So mababawasan yung paggastos nila sa labas, yung transportasyon, yung mga benta ng tindahan, siyempre kung kakain sila, no? Yung magmula sa mga small businesses, MSMEs, hanggang sa mga big businesses, mababawasan yung benta. Apektado rin ang dami ng trabahong magagawa ng mga negosyo, lalo kung may power interruption o brownout. Ayon sa ekonomista, pinaka-apektado ang sektor ng agrikultura. Lalo't pag mainit at bawas ang ulan, apektado ang ani at kita na magsasaka. Pag bawas ang ani, bawas din ang supply. Pagtitiyak naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, hindi pa naman lugi ang mga negosyo sa bansa. Pipilitin din daw nilang huwag ipasa sa mga consumer ang dagdag gastusin nila sa operasyon ngayong tag-init. We're just absorbing it because we are not certain how long this will last, no? But these are costs that I think the businessmen are willing to absorb in the meantime. I hope that it's not going to be very long term. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Apat na senior citizens ang namatay dahil sa heat stroke sa isang barangay sa Cavite. Kaya naman pinagagamit na muna ang barangay hall para maging tambayan ng mga lolo at lola habang naka-aircon at nanonood ng pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Ramdam na ramdam sa balat ang matinding init sa Cavite. Ngayong araw, naitala sa probinsya ang pinakamataas na heat index sa bansa na umabot sa 47 degrees Celsius sa Sangli Point sa Cavite. Ayon sa PAGASA, nasa danger level ng ganitong init na pwedeng magdulot ng heat stroke. Sa isang barangay nga, ilang residente ang namatay dahil sa matinding init. Talagang yung ibang mga bahay ay walang mga aircon. Walang ceiling yung mga bubong ng bahay, sobrang init ho. Sa napansin ho namin, almost may mga apat na ho kaming mga senior citizen na babawian ng buhay itong pagpasok ng tag-araw. Kabilang sa mga nasawi ang 80 anyos na si Lolo Alfredo, may sakit na high blood ang matanda at nitong linggo, bigla na lang daw siyang tumumba hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Naiminaram siyang mainit, ganun. Yun, nagsasabi siya na malimit siya mahilo. Para hindi na dumami ang mga mabibiktima ng heat stroke, may naisip na solusyon si Lakap para kina Lolo at Lola. Imbes na mainitan sa bahay, binuksan nilang barangay hall para doon tumambay ang matatanda pagpatak ng alauna ng hapon, di aircon at may electric fan pa. Kaya chill na chill sila Lolo at Lola habang nanunood ng pelikula. Chinecheck din nilang blood pressure ng matatanda. Ay, napakainit po kasi lalo nga kami mga senior, karamihan na high blood. Mag-a-announce na yung secretary namin, pwede na movie marathon. Ito yung, pupunta na yung mga ibang senior rito. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 29 na lugar sa bansa ang nasa danger zone ngayong araw dahil sa sobrang init. Sa datos ng PAGASA, sumipa sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Apari, Cagayan at Dagupan City, Pangasinan. Matinding init din ang naramdaman sa Aborlan, Palawan na 46 degrees, habang ang Bacnotan, La Union at Sangli Point, Cavite, umalo sa 45 degrees ang damang init.
Limang lugar naman sa Luzon ang nakaramdam ng 44 degrees, kabilang na ang Pasay. 10 lugar naman sa bansa ang kasalukuyan nasa 43 degrees Celsius. Kabilang dyan ang Puerto Princesa City sa Palawan, San Jose Occidental Mindoro at Tuguegarao City sa Cagayan. Samantala, ramdam naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa 9 na lugar sa bansa. Kasama ang Rojas City, Tayabas City, Quezon at Virac Catanduanes. Base sa heat index forecast ng PAGASA, papalo sa 33 naman ang nasa danger zone bukas, na abot ng 46 degrees Celsius ang siyang pinakamataas na damang init. Mga kapatid, pasok sa semis ng PBL All-Filipino Conference ang Chertigo Crossovers pagkatapos talunin in 5 sets ang Galleries Tower High Risers. Bad start para sa crossovers pero biglang dumiin si Alina Bicar para tulungan ang kuponan makuha ang kanilang pang-pitong sunod na panalo. Nagtala ang setter ng 16 excellent sets at 4 points at tight na sila ngayon ng Choco Mucho Flying Titans na parehong may 9-2 win-loss record. Sa second game, naglalaban ngayon ang Creamline Cool Smashers at PLDT High Speed Hitters. Semis Brown ang Creamline at gusto nila ng magandang momentum habang tinatapos na lang ng PLDT ang kanilang conference. Sa UAAP naman, tinapos ng NU Lady Bulldogs ang kanilang second round nang walang talo pagkatapos si straight sets ang FU Lady Tamarals. Dahil dito na secure ng NU ang unang twice to beat advantage ng Final Four, akyat sa tuktok ng standings ang koponan sa kanilang 12-2 win-loss record, habang steady sa pang-apat ang FU na 9-5. Nanguna para sa Lady Bulldogs si Eliza Solomon na nagtala ng 13 points on 12 attacks and 1 block, habang nag-ambag naman si Bella Belen ng 12 points, 6 excellent digs and 8 excellent receptions. Ayon kay NU coach Norman Miguel, hindi na sana nila kailanganin ng twice to beat at hope nilang mag-advance agad sa finals pagkatapos ng one game lang sa semis. Tama nga naman si coach, sa ganda ng matchups ngayong season, ayaw mo na masilat pa sa dulo. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your sports tito, Mikey Reyes. Peace and love. Pistadong peking doktor sa Dalagete, Cebu, na ginala kasi mga katrabaho niya dahil panay ang pagsesearch niya online sa tuwing magre-reseta ng gamot. Nasa frontline ng balitang iyan si John Arroa. Unang araw pa lang noong Martes sa Rural Health Unit sa Dalagete, Cebu, si Dr. Antonio Alpici. Pero di pa man nag-iinit sa bagong trabaho, sinibak agad siya. Si Alpici kasi, peking doktor pala. Nabisto ang kanyang pagkukunwari na magduda ang kanyang mga katrabaho. Sa tuwing magre-resita raw kasi ng gamot si Alpici, nagsisearch pa siya online. Kaya naman, agad-agad background check ang ospital at dito na nabuking ang mga kasinungalingan ni Alpici. Sa mga dokumentong ipinasa niya sa HR ng ospital, bigatin daw ang kanyang credential. Graduate at nakapag-aral daw siya sa Silliman University, De La Salle University at maging sa isang universidad sa London. Pero nang tawagan ng mga universidad, parang na-prank ang ospital. Bukod dyan, hiningan din si Alpici, Professional Regulation Commission o PRCID. Gusto ni Mr. Taklum na yung makita yung original at yung photocopy sa PRC niya, pero hindi siya nakaproduce. Dito na humingi ng tulong ang LGU sa mga pulis at agad inaresto ang peking doktor. Napag-alamang bagamat hindi totoong doktor si Alpici, ay isa pala siyang lisensyadong guro. At ngayon sa kulungan niya matutunan ang pinakamabigat na leksyon. Nakaresita, nakatambal sa mga tao. Ayer Trump, no comments. Please respect my right to leave. Aminado naman ang Municipal Health Office na may butas ang kanilang hiring process dahil nalusutan sila ng peking doktor. Na-hire si Alpici bilang supervising health officer na may buwan ng sahod na 50,000 pesos. Kailangan ibain yung protocol sa pag-screen, whether doctor or engineer, kailangan medyo airtight yung pag-screen. So yan ang isa sa mga leksyon na nakuha sa municipality, including me. Kabilang sa pinag-aaralan ay kung anong parusa ang ipapataw sa HR ng ospital habang maharap sa kasong usurpation of authority ang nakakulong ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Arroa, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, P-pop represent. Dahil ang ating nation's girl group na Beanie, nagpasiklab na rin sa world stage. Yan po ang pangmalakasang performance ng Beanie sa kanilang bagong kantang Karera sa China-based show na Show It All. Bukod sa Karera, pinerform din ng Beanie ang isa pa nilang hit na I Feel Good. Sa parehong show, hinangaan din ang 3-member P-pop girl group na G22. Ibinida naman nila ang kanilang mga kantang Babalik, Boomerang at Bang. All set na para sa kanyang pag-hello universe sa Pilipinas. Ang ating Miss Universe 2023 na si Shanice Palacios. Sa Facebook post ni Miss Universe brand owner Anja Krajutatik, sinabi niyang kasama ang Pilipinas sa ongoing Asian tour ni Shanice. Bukod po sa Pilipinas, bibisita rin si Shanice sa India. Nauna naman nang bumisita ang kauna-unahang Nicaraguan Miss Universe sa iba pang Asian country tulad ng Thailand, Laos, Cambodia at China. Hindi naman nabanggit kung kailan eksaktong bibisita sa Pilipinas si Shanice. Eto pa, pinupusuan naman ngayon ang viral na 2 taong gulang na batang nagpakilalang friend ni Beyonce. Dahil po sa kanyang cute na video, si Beyonce nagpadala pa ng regalo. Kilalanin natin siya sa report na ito. Beyonce. What? Beyonce. Where or who? Who is Beyonce? Beyonce's in her house. Meet Tyler! As in 2 years old, siya na ata ang pinakabatang fan ng mega pop star na si Beyonce. Trending ang video niyang ito kasama ang kanyang mommy na si Bea Fabregas. Si Tyler kasi, naniniwalang friend niya ang ating Queen Bey. We don't know her personally. She's our friend. She's our friend? Yeah. I haven't met her. Beyonce is my friend. Beyonce is your friend? Video niya na ito, nakarating pa mismo sa mommy ni Beyonce na si Tina Knowles. Nirepost pa nga ni Tina sa kanyang Instagram. Papahuli ba mismo ang ating Queen Bee? Sa latest post ni Mommy Bea, ibinahagi niya nag-reach out sa kanyang publicist ni Beyonce na si Yvette Noel Sher para padalahan si Tyler ng bulaklak at espesyal na sulat. Ang sabi dyan ni Beyonce, I see your halo, Tyler. Agad naman niyang pinusuan ng maraming netizen. Sa ngayon, halos 6 na milyon na ang views ng video ni Tyler. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Congrats! Oo nga. Queen Bee! Oh, cute, napaka- naman cute naman talaga. Tsaka madaldal yung batang yun sobra. Oh, 2 years old lang, di ba? Napaka-smart. Eh kasi madaldal din ang magulang. Pag mabati ka kay Beyonce, para kang ano, tumataya sa loto eh. No? Hindi mo alam kung talagang mabati ikaw, hindi. Pero napaka-swerte ng bata. Subukan nga kaya natin. Gusto ko sabihin na ano. Wala mangyari. Mariah, you're my friend. Oh, malay mo. Patanda ng patanda. Lumalabas ang at yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.